Pagbebenta ng iba-ibang pagkain ang kinabubuhay ni Albert. Pero aminado siyang siya mismo, hirap mag-budget ng pambili ng pagkain dahil mahal ang mga bilihin. Tsaga-tsaga na lang. So wala rin matitira. Gaspang gastos. Lumalabas sa pag-aaral ng Social Weather Stations o SWS na mas tumaas pa ang bilang ng mga Pilipinong nagsasabing nakadama sila ng gutom. Nasa 22.9% o higit dalawa sa bawat 10 Pilipino ang nagsabi na nakaranas sila ng involuntary hunger o gutom dahil walang makain sa nagdaang 3 buwan. Di hamak na mas mataas ito kumpara sa 17.6% na naitala noong Hunyo. One thing we noticed from our data is that mabilis mag-react yung, for example, self-rated poverty sa inflation pero matagal makarecover. Once nag-spike ang inflation, the self-rated poverty will follow, hunger will follow, but then kahit na makitaan natin ng mabilis na pagbaba sa inflation, yung mga after effects of that sudden spike in inflation, it lingers. Pinakamalaki ang itinaas ng antas ng gutom sa Mindanao at Visayas, kung saan halos dumoble ang bilang. Bahagyang tumaas ang bilang sa Metro Manila, pero bahagyang bumaba sa ibang bahagi ng Luzon. Ayon pa sa SWS, ang naitalang level ng involuntary hunger o gutom ngayon ay ang pinakamataas na antas na simula noong September 2020 o yung kasagsagan ng lockdown dahil sa COVID-19 pandemic. Nagtuloy-tuloy din ang pagtaas ng gutom simula noong September 2023. Nauna na rin sinabi ng Ibon Foundation na kasama ang Pilipinas sa mga bansa sa Timog Silangang Asya na mataas ang level ng food insecurity. Anila, nasa 51 milyong Pinoy o 44.1% ng populasyon ang wala o kulang ang pambili ng sapat at masustansyang pagkain. Pinapakita niya sa pinakabatiang pangailangan, hirap na hirap pa rin ang karaniwang Pilipino makabili ng sapat na pagkain para sa kanyang minimum na pangailangan. Pati itong relatibong murang pagkain, hindi nila kinakaya. May mga programa naman ang pamahalaan na tumutugon sa gutom, tulad ng food stamp at rice for all. Again, yan yung mga self-rated survey na ginagawa at alam natin pagka self-rated ay talagang yan yung pakiramdam ng mga mamamayan at yan ay magsisilbing challenge sa atin na pabutihin pa yung ating mga programa. Nauna nang nangako ang Department of Agriculture na sisikapin nilang mawakasan ang gutom sa bansa. Kinikilala umano nila ang access sa sapat at masustansya pagkain ay hindi pribilehiyo, kundi karapatan ng bawat Pilipino. Jervis Manahan, ABS-CBN News. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon,